Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. This is for October po. Messages ninyo for the month of October. Paunang message ninyo is willpower. Napakaganda, no? Parang napaka-powerful ngayon ng will ninyo, no? At mukhang, alam mo yun, you're going to be like super determined. You're going to be super driven, no? Kung ano ang gusto ninyo ngayon, talagang feels like you're going to make it happen, no? Yung ganun. So, what else? We have lighten your load. Ayan. So, may mga mabibigat siguro dito na dinadala kayo. That could be responsibility. That could be obligation. Maari din naman na ano yan, as overwhelming task sa trabaho. Maari din ganun, ano? Maari din naman na emotional burden yan for some of you, Scorpio, no? So, depende sa inyong sitwasyon. Walang panawagan sa inyo dito. Lighten your load na, Scorpio. Maaaring nakakaramdam na kayo dito na something is off na talaga sa, alam mo yun, sa ano ninyo, sa pakiramdam ninyo. Kaya, ano na, it's about time na nagumising na kayo sa katotohanan that you need some help, no? Kung yan ay overwhelming task, kung yan naman ay, alam mo yun, obligasyon, you know, responsibilidad, no, sa pamilya, maaring ganon. Kasi sigurado naman na there are people that can help you, di ba? So, maybe this is the time that you need to, ano, to figure out how you're going to, ano, to tell the people around you na kailangan nyo na din ng tulong, no? Kailangan nyo pag-isip-isipan na din yan. And if that is, ano naman, emotional burden, no? Maaring ito na din talaga ang panahon, no? Para pag-isipan nyo din na isimulan nyo na condition din ang sarili ninyo, no? To let go of anything and everything that doesn't serve your highest good anymore. Kasi maaring may mga bit-bit pa kayo ng mga emotional burden, emotional wounds, emotional pain, no? Baggages pa from your past relationships or maybe from your past experiences in life, no? At you may need to let them go na. Kasi maaaring nagpapabigat na lang din talaga yan sa damdamin ninyo, no? Sa sarili ninyo. So that you can also have life, no? You can also have life. Kasi maaaring super, ano na yan, super naaapektuhan na kayo. Maaring nagpi-prevent na yan para sa pag-move forward ninyo sa buhay, 'di ba? Maaring na nagkakaroon na din kayo ng anxiety, maaring ang iba sa inyo nakakaramdam na ng stress, physical or mental, no? So depende sa inyong sitwasyon dito. So panawagan sa inyo, it's about time na to lighten your load, okay? So what else? Grieving. Ayan, maaring ang iba sa inyo dito ay you have lost someone, no? Minsan yung grieving, no, not necessarily na you have lost someone na nandun na sa kabilang side, no, sa other side. Minsan nag-grieve ang iba sa atin dito if they have lost someone in separation din, no? It's also grieving, no, for some of you. Kaya maaring may ganun ang sitwasyon. Kaya siguro dito, no, mabigat ang inyong pakiramdam, mabigat ang inyong dibdib, maybe because you have lost someone in separation. Maaring may ano dito, may break up, no, maaring ganun. And nag-grieve kayo. Maaring din naman na ang iba talaga sa inyo dito have lost someone, loved one ninyo, no? At nandun na yan sa other side, no? So, maaring ganun din ang ganap. It could also be that yung mga loved ones, ang iba sa inyo dito, Scorpio, maaring ang loved ones ninyo on the other side, you know, are trying to connect with you. Maybe they're trying to send you a message, maaring through signs and symbols, no? Or maybe through your dreams, maaring may mga panaginip kayo dyan, no? At nagpaparamdam sila sa'yo.
We have transformation, be open to change. Ayan, napakaganda. Mayroon ditong mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo. It could be in any area of life. Maaring isa na to, no? Yung paglalighten ninyo ng load. It's going to open up different beautiful experiences, you know, Scorpio. Kasi mas gagaan ang pakiramdam ninyo. Gagaan na mas magliliwanag na ngayon ang isip ninyo. Mas gagaan ang inyong pakiramdam, no? And looks like yan ang isa sa pinaka major na babaguhin ninyo sa buhay, no? We have opportunity, expand your horizons. Napakaganda. Ang ganda-ganda, 'di ba? So looks like Scorpio, ano man itong load, no, yung overload na to, talagang siguro nag-ano yan sa inyo, naging barrier yan, ano? Nagtayo na naging barrier yan between you and many opportunities, between you and happiness, between you and your success, no? Naging ano talaga ito, malaking blockage sa inyo kasi nga mabigat ang inyong dibdib, masikip ang inyong isipan dito, no? Now that you are going to let them go, you're going to release them. Tignan mo kung ano ang nagbubukas. Beautiful transformation, opportunities, diba? So that is really beautiful. What else? We have trust. All is as it should be. See, napakaganda rin ito, no? Kasi parang ano ito, no? You are just being asked here to trust in God, trust in the divine plan, no? Trust in the divine universe dahil all is well. Kumbaga, all is being taken care of, no? Kaya you have nothing to worry about. You have nothing to fear about, no? Kasi parang ang lahat is falling into its right place. It's starting to, ano, align itself, yung mga bagay-bagay para sa iyong tagumpay, para sa iyong pagiging masaya, yung mga ganun. Energy and fire spirit, talagang punong-puno kayo din ngayon. We have the willpower and we have energy, so that's going to work together hand in hand. Ayun ako, talaga namang tapos meron pa tayong opportunity dito coming in, so talagang papunta kayo doon, Scorpio, sa inyong success dito, sa kung ano man ang iniisip ninyong gawin, no? Kung ano man yung goal ninyo dito na gusto ninyong ma-hit, now looks like you are going to hit it, no? Talaga. Kasi sabay-sabay sila, no? Yung energy na to feels like this is a spiritual power, no, ninyo. Extra spiritual power ninyo to manifest what you want to manifest. Kasi parang nasa inyong mga kamay ngayon ang kapangyarihan, ano, to make things happen para sa iyo. So you're going to papaandarin niyo talaga ngayon yung inyong willpower, papaandarin niyo ngayon ang inyong drive at ang determination ninyo plus your energy, no? At talagang gagawin ninyo dito ang lahat, no, ng makakaya ninyo para marating ninyo kung ano yung gusto ninyong ma-accomplish dito. Purity, with all the purity of your heart dito, no? Talaga namang susuportahan ka dito ng Divine Universe. Ang napipick up ko din dito, maybe yung purity na to, so is yung purity of your heart, na yung mga binabalak ninyo, yung mga pinaplano ninyo para sa sarili ninyo, you are making sure na hindi lang yung sarili ninyo ang manginginabang dyan, no? Kundi maraming taong sa paligid ninyo, no? Mga mahal ninyo sa buhay, and even, no, yung mga tao na sa paligid ninyo, maybe there are people that are depending on you, no? In some way, kaya maaring yung intentions ninyo dito is yung kung ano man ang pagtatagumpayan ninyo dito, whatever it is that you are going to be working on, it's not only for yourself but also for other people, no? Yung success ninyo dito ay iniaalay din ninyo yan sa mga tao na nasa paligid ninyo, no? So what else? We have renewal. Ayan, so this is some kind of ano din, parang transformation din, no? Magre-renew kayo ng sarili ninyo, no? So may kasama dito ng ano, ng pag-purge din, no? ng pag-let go ng kung ano man ang mga bagay, tao, sitwasyon,
na hindi na nagsiserve ng iyong highest good, hindi na nagsusupport ng iyong soul's growth, kumbaga, or soul's evolution, so it's time for them to go, no? So, yun ang gagawin ninyo. Parang, ito yung time ninyo para mag-reflection mode kayo, mag-introspection mode kayo, yung mga ganon. Because, gusto talaga ninyong linisin na ang inyong energy field, ang inyong sarili, you know, yung buong sarili ninyo. So, parang tatanggalin nyo na talaga ngayon dito kung ano man yung parang clutter na lang sa buhay ninyo, no? So, good luck to that. And, nandito din si Golden Frog, no? Talagang iniilawan siya. So, parang para makita natin, no, na nandyan siya. And yung Golden Frog na to represents prosperity. So, maaari din dito, Scorpio, na sa pagtatanggal mo ng mga clutter sa buhay mo, yung pagtatanggal mo ng mga negative vibes, negativity, no, negative energies sa katawan ninyo, talagang matatanggal ang mga blockages, matatanggal na yung mga barrier, no, between you and all the good things and all the beautiful things, no, na dapat ay parating sa inyo. Kaya ngayon, dami magagandang pangyayari, may mga opportunities na parating, my spiritual power to manifest your dreams dito, and kung ano man ang mga goals ninyo, prosperity, abundance also might come in. So talagang magwe-welcome ka ngayon ng bagong magandang sitwasyon sa buhay ninyo. So good luck, and that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.